Magandang araw sa inyo guys, this is Weng Dewa Shop, welcome to my channel. Ngayon meron tayong gawa 2002 Mitsubishi Galant top of the line front wheel drive. Bali to, bali ang gagawin natin dito, mag-regitor flashing tayo. Ang dating gamit ng tubig nito, nitong may-ari si Alma, bali tubig gripo lang kasi itong ano niya, punong-puno ng kalawang, puro kalawang, kumbaga laso na yung system. So ang gagawin natin, magpa-flashing lang tayo, flashing lang na ano, wala tayong babaklasin. Ipa-flash muna natin siya sa mineral or distilled water. Pa-flash natin, bali nag-drain na tayo. Ayan guys, nag-drain na tayo. Ang drain plug nito nandito sa likod. Bali kinalas ko na yung drain plug kanina, chinek ko na okay yung o-ring niya. Bali tingnan ko natin sa first, bali first flashing natin yan guys. First flashing yan. Hindi na tayo gumamit ng chemical na inilalagay dyan, bali tubig na lang, bali pa-flashing natin itong 3 times. Basta mag-clear lang siya ng konti, yan. Okay, ayan guys, patak-patak na, pwede ko nang isara yan. Naka-first flashing na tayo, ngayon sasalina natin siya ng tubig dito. Hindi tubig grip po, bali distilled water ilalagay natin ngayon. Pupunuin natin, and then paandarin natin ng 10 minutes. 10 to 15 minutes and then luwang sa drain plug, flush out na natin uli, check na natin, check, mga 2 times flush out natin, tapos sarado, tapos lagyan uli ng tubig. Alam na guys, ilagay na natin yung tubig guys. Ito, ilagay na natin ng tubig, distilled water yan. Ngayon paandarin natin ng 10 minutes. Start lock. Start lang siya. Start uli. Kinain na yung tubig. Ito guys, bali yung tubig nagsisirculate. Positive na walang thermostat ito. Hindi ko tinanggal yung thermostat. Bali, wala akong ginalaw dyan. Ayan o, galing na sa ibang mekaniko ito. Bali, akong pinakahuli. Bali, ang gagawin lang natin, perform lang natin dito. Bali, flashing lang. Papalitan natin yung tubig kalawang, lalagyan natin ng coolant. So, ito positive, walang thermostat ito. Automatic nagsi-circulate na agad yung tubig eh, no? Bumubula na siya, umiikot na siya. Tsaka yung hose dito mainit agad. Tsaka dito mainit. Dapat yung isa sa mga hose niyan, gaya nitong nasa ilalim, dapat malamig yan. Mainit siya. Pagka-andar mainit siya. Mainit din dito. So, positive na walang thermostat to. Sinabi ko na sa may-ari yan, sabi niya okay lang daw. Okay. Bagay, wala naman siya naging abiri eh. Pero recommended pa rin natin yung may thermostat. Bagay, huwag na natin pag-usapan yan. Bali, ang ano natin dito, ang concern natin to, palitan natin yung tubig sa coolant. Bali, andar muna tayong 10 minutes. Kaya maganda ito, mabilis malinis yan dahil wala nang thermostat. 10 minutes, 5 to 10 minutes circulation, then i-drain natin uli. At ito yung gagamitin natin, bali Pro 99 guys, ito. Coolant, bali Pro 99 coolant, bali 2 liters, 2 liters, 2 liters. Yan guys. Guys, bali nagsasali na tayo, nilalagyan natin siya ng distilled water, ayan. Ayan, nilalagyan natin. Ayan, bali sinalina natin, pinuno natin, pero kulang pa. Ito yung nakuha nating second flashing guys. Ito. Second flashing. Ito, unang flashing natin. Ayan, isa, tapos ito, dalawa. Kaya yung pangatlo niya, baka hanggang tatlong flashing lang tayo. Bali, ang gamit natin, kesa bibili tayo. Itong gamit ko guys, yung nire-refill sa tindahan. Ayan. Yan ang ginamit natin. Yung kulay blong yan. Mas tipid yan eh. So, ayan guys. Lalagyan pa natin, paandarin natin uli ng 10 minutes para mag-circulate uli yung tubig. Kaya sinabi ko, kaya madali na lang natin kasi wala nang thermostat ito. Tinanggal na itong thermostat pero hindi ako nagtanggal. Kaya mabilis ang paglinis nito. Wala na siyang thermostat. Kaya positive kasi pagka-andar, circulate agad yung tubig. Tapos itong upper hose saka lower hose, parehas na mainit. Dapat isa dyan, mainit itong nasa taas, malamig itong nasa ilalim, ganun.
kung saan dyan sa dalawang yan. So yun naman guys, paandarin muna natin. Okay, so ayun kaya sinabi ko lang thermostat, oh. Nagsisirculate agad yung tubig, oh. Kaya positive na walang thermostat, oh. Kaya sa mga nakasasakyan dyan, para malaman nyo kung mayroon thermostat yung mga sasakyan nyo, sa andar pa lang. Pag sa andar pa lang, pag nakita nyo yung nagsisirculate, umiikot yung tubig, it means wala ng thermostat yung sasakyan nyo, or either thermostat is stuck open, nakabukas siya. Tapos pangalawa nun, i-check nyo yung hose nyo, upper hose and lower hose. Pag parehas na mainit itong upper hose tsaka lower hose, it means wala rin thermostat yan, o kaya thermostat stock open, naka-open siya. Yun lang guys, kasi pag ito may thermostat ito guys, steady lang ito. Wala kang makikitang any circulation na tubig, basta't yung tubig nakakalma lang, hindi nagsisirculate kasi dahil nakasara pa ang thermostat. Na guys, para ma-check nyo, malaman nyo kung may thermostat yung mga sasakyan nyo, sa mga adventure man o dito sa mga kotse, salinan nyo ng ganitong imbudo o kaya sa under lang guys at idle. Huwag nyo re-revolutionan. Basta tignan nyo, basta yung tubig, kalma lang, steady lang siya, hindi siya nagsisirculate, hindi siya umiikot. Gaya nito, automatic nagsisirculate. It means wala na thermostat itong sasakyan nito. Ha? Bali, pang-paandar tayo 5 minutes, 10 minutes guys. Tapos, bali last drain na natin, tapos isasali na natin yung kulan. Ayan guys ha, ayan, tignan nyo lang oh, kalma lang. Tsaka, hindi nyo na kailangan i-rev. Pag nag-flashing time, hindi nyo na kailangan i-rev. Bali, kasi kusang umiikot na yung water pump eh. Yung water pump, umiikot na yan. Kaya, hindi nyo kailangan rev. Kaya, napa-flash out yung tubig nang gagaling sa block, pupunta sa head, tapos, iikot-uikot dito sa, babalik dito sa radiator, pababa. Pag ano yan eh. Ayan. Ayan guys, pag pupunta rito, pababa. Higop uli doon, yan. Yan, ganun ang sistema niyan, yung ikot niyan. Ayan guys, so ayan, kikita nyo kaya bumubula yan, lumalabas yung hangin niyan. Kasi may hangin yan eh. Kaya mamayang last flushing natin, ilalagay na natin kulan, magpapaandarin natin itong 20 to 30 minutes para mag-bleed out. So yan na muna guys ha, andar muna tayong 5 to 10 minutes. Ito guys, bali nagde-drain na tayo sa pangatlo. Bali last drain na natin. Bali ito yung nakuha natin tubig sa last drain natin, ito. Ayan. First drain, dark na dark, tapos semi light, then light na siya. Ito yung bali third drain guys, ayan. Bali okay na yan. Isasara na natin yan, tapos isasali na natin yung coolant. Itong Pro 99. Yan ang ilalagay na natin guys. Subok ko na rin yan. Kasi mas mura ito sa ano, sa ibang branded gaya ng Preston. Mas mura lang yan. Yan naman na guys, standby muna. Ide-drain natin lahat. Pagka-drain yan, isara na natin. And then, lalagyan, sasalinan na natin siyang kulan. At the same time, bali, mag-umpisa na tayo mag-bleeding. Bali, ito, tanggalin natin ito. Itong hose galing sa reserve tank niya. Reservoir. Lagyan natin ng ibang hose, tapos takpan lang natin. O, takpan natin ng spark plug. Para yung hangin. Kasi may lalabas na ano dito eh. Na coolant eh. Kaya kumbaga sasarado lang natin yan. Tapos salinan na natin tubig. Yan naman ah. Nailagay na natin yung drain plug. Naisarado natin. Secured na natin yon. Bali, hindi na tayo magpa-flushing or mag-drain. Kasi final na yon. Bali, ibubuhos na natin. Ibubuhos na natin yung coolant guys. Ayan. Ibubuhos na natin yung coolant. Alright. Guys, tapos natin yung coolant. Ngayon puno na, pero higupin pa yan guys. Tapos pinipisil-pisil yung gano'n ito para lumabas yung hangin. Ayan, itong hose nya, itong upper or lower hose. Ayan guys. Ayan, pisil-pisil lang. Ayan. Kaya kung meron man na-trap na hangin para lumabas sya, gano'n din sa lower hose. Ayan. Ayan o. Kinisip-sip niya guys. Ayan. Bali, paandarin natin ito ng 20 to 30 minutes hanggang umandar yung gumana yung fan.
Bali, itong gagawin natin ito, applicable ito sa mga sasakyan na front wheel drive. Basta tignan nyo lang itong procedure nito. Kayang-kaya nyo yung i-DIY ito. Ayan guys, bali na, ano na, paandarin natin guys. Ayan, umandar na siya. Inayin yung kulant. Yung pondo niya. Dagdag lang naman tayo dyan eh. Bali, ayan guys, oh. Hindi natin titigilan hanggat hindi lumalabas yung ano, yung hanggang hindi nagiging stable yung tubig. Kasi may mga hangin pa kaya meron siyang bubbles, umubula. Kasi kung hindi natin may lalabas, cause din ng overheating yan. Isa din sa mga cause ng overheating yan. Bali matatrap yung ano, yung air bubbles sa cooling system niya. Kaya ganun yan. Tapos tulungan nyo rin pisil-pisilin ito, itong upper hose or lower hose, para i-push out niya yung hangin, ilalabas niya sa radiator. Kasi yung ibang sasakyan, meron silang bleeder, ito wala. Meron silang bleeder screw, minsan located dito yung bleeder screw siya, tornillo na G's kaya 8, kaya dun sa ilalim. Ito wala. Bali, dito lang tayo. Bali, abutin tayo ng siyam siya, mga 20 to 30 minutes at idle. Paandarin natin yan guys. Hintayin natin hanggang maging normal yung tubig. Wala nang hangin na lumalabas. Yung stable na ba siya? Ayan guys, oh. Meron na siyang 5 minutes umaandar. Ayan, oh. Hindi natin titigilan hanggang hindi nagiging normalized yung tubig. Kailan dapat steady lang yan. Kalmado lang siya. Ilalabas natin yung hangin. Kaya yung pag-bleed natin yan, talaga, isang umabot ng 20 minutes. 20 to 30 minutes. Mas maganda na yung mahaba para sigurado na walang hangin bago natin isasara yung radiator cap. Ngayon, itapos natin ang bleeding, tapos bukas ng umaga, i-check natin kung kulang sa radiator. Mag-check tayo dito at mag-check tayo dyan. And then at the same time, check for leaks. Ang magiging leak naman dun lang sa drain plug na tinanggal natin eh. Check lang, pero ngayon wala naman siyang leak. Ito yung tinanggal natin guys. Ayan, oh. First drain. Ayan, first drain. Then second drain. Then third drain. Ito yung final. Third drain. Bali, naka third drain tayo. Ito guys, bali, umandar na yung fan niya. Ito, bali, umandar na yung dalawang pan niya. Ayan, isa. Then, dalawa, umandar na. Ayan yung standby. Ayan, medyo kalmado na. Kalmado na yung ano. Ayan. Isip-sip, higupin niya yan. Tapos, pag huminto uli yan, tataas uli yan. Ganun lang yan. Kaya, minsan, nakaready ito. Minsan, mag-overflow yan. Kukunin natin, ilalagay natin dito. Babalik natin dito kasi mag-overfill yan eh. Pag umandar na naman yung pan, hihigop na naman. Katulad, umandar yung pan, dagdagan natin. Ayan. Ayan guys, huminto na yung pan. Ayan o. Oh. Pati dun sa kabila, huminto na rin yung pan. Ayan, huminto. Ayan. Maya-maya. Andar na naman uli yan. Pag nakuha niya yung normal operating temp niya, let's say 82 degrees, 85 or 87 degrees, andar na naman yan. Tapos pag mababa na naman uli yung ano niya, yung temperature niya, let's say 80 degrees, depende, merong 90, 92, 93 degrees yung operating normal temperature niya. Ayun guys, andar na. Ayun o, andar na o. Isa. Andar o, ayun o, andar na. Ay, ito yung temperature niya guys, gano'n lang talaga yun. Positive na wala talagang thermostat ito. Kasi kung may thermostat yan, dapat kalahati yan eh. Kaya, sinabi naman ng may-ari eh, wala na daw thermostat yan. At hindi ko rin alam. Pero okay naman daw, kaya wala akong masabi. Ayan.
Ito yung result guys. Bali 30 minutes na siyang umaanda at idling. Kung titignan nyo, stable na. Wala ka nang makikita ano, bubbles, bubbling. Na ano, stable na lang. Bali ang nangyayari, circulation na lang nangyayari dito sa radiator. Umiikot na lang yung tubig. Tapos itong takip nito guys. Ayos pa naman yung takip niya pero recommended for replacement. Papalitan ko na lang ito bukas. Ayan o. Okay pa naman siya pero suggest ko palit ito. Pero in order ko nito, papalitan ko nito rigito cap. Then ito, ayan. Ayan guys, so stable na. Kaya good to go na tayo. Bali yan, tatakpan ko na yan. Tapos isa yung sobra nito, isasalin ko na rito. Guys, so hanggang dito na lang yung ano natin guys, video natin. Ay huwag mo nang kalimutan bali tatanggalin ito, ito ayan, bali pinakpan ko ng ano yan, nagyan ko ng spark plug, tapos ito ibalik nyo ulit ito sa reserve tank nya. Ayan, ibalik yan, tapos salinan ito hanggang dito sa pool ng coolant. So ayan na lang guys. Ayan guys, so stable na oh. Eh, nakikita ka bang kumukulo-kulo? Bubbling na maliliit na malaki, maliit, wala na guys, di ba? Ibig sabihin yan, yung air system niya, yung air sa cooling system, lumabas na. Kaya, good to go na tayo guys. So, don't forget to like and share na lang guys sa video natin and more videos to come. This is Wengewa Shop. See you na lang sa next video. Bye-bye. Peace.